Yo, 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 and we are back again. Again. Whoa. Again. And again. Yan ha, meron na naman tayo interview ngayong araw na to. Kaya nakakamiss to ha. Medyo natengka tayo kasi... Isang malupit na personality na naman ng maka-interact natin ngayon sa vlog na ito. At syempre ako nga pala si Boss Gab. Yun o, at ako naman si Boss Eman. At ako naman ang inyong masugid na producer, si River. Ganda lang pasok ha? Gusto ko yung pasok ko, tre. Ayos yun ha, okay yun ha, okay. So yun ha, meron naman kami panibagong guest ngayong araw na to. Pero syempre, gusto namin yung pag-usapan muna kung ano yung mga nangyari. Bakit di tayo nagkakaroon ng guest? At natenga tayo ng ilang araw ba? O isang linggo, dalawang linggo? Yes. So yun, kung makikita nila ito. Talaga. Ano tayo, multitasker vlogger. Yun. All around. Kumbaga all around eh. Oo, all around. Pati music video kasi, no? Pinasok na natin. Multifunctional. Ang ganda, ganda. Multifunctional. All around purposes na kami. Baking soda. Para tayong baking soda, no? All purposes. All around purposes. So yun, no? Kasi, you know, kung maigit ng mga na sumubaybay sa atin, di ba? Nakita nila, naglabas tayo ng music video. Kalahin nyo, nakapaglabas kami ng music video, di ba? Ang galing ng mga kasama ko doon. Si River, tapos si Gab, no? Ay, si Boss Dog. Siyempre. Pagupit ni Boss Rev, ano eh, hindi tugma eh. Tapos na yung music video, tsaka siya nagpagupit. Late na ako pa yan. Actually, gusto ko nga pagalitan yung barbero ko eh. Ay, yung nagupit sa akin. Medyo, siguro masyado mataas yung top. Ewan ko, bahala na. yun, dahil ano, nakapaglabas na kami kung napanood yung is toxic sa mga nanood na ng music video. So yun, nakalabas na siya sa YouTube channel namin. So pwede nyo pa panoorin. Kayo na bahala kung saan panoorin. Yes, at yes. Anong, syempre, ano, no, Kuis, maraming salamat sa ano sa supportang tunay na no. pinaramdam nila sa atin, no? Dami, right? Nakagulat yun. Para sa mga mature na katulad natin, ng mga beginner. Salamat sa mga sumuporta, di ba? Tayo ng libo. Oo, at least nakalibo, no? Tama, sa five days, nakalibo tayo. Tapos nakakatawa kasi yung mga... May nag-direct message sa atin na, ano, na mga, mga kilala ng ano na rin sa industriya ng hip-hop industry and sa mga yun, celebrity or... Yun, may mga nag-message yun, salamat din sa mga... Salamat din sa mga gumagabay sa atin, di ba? Yun, yun tama. Marami nang experience. Sa mga gumagabay. Sa mga tropa rin. Sa mga ginagawa natin na kung saan sila expert, pinibigyan nila tayo ng tips at payo kung paano pa natin mapapaganda yung mga ginagawa natin. Actually, mahirap eh. Sa inyo. Mahirap ha, mahirap talaga. Grabe, doon namin naranasan na hindi madaling gumawa ng music video. So, sobrang ano rin, credits din ka, Boss Gab, sa pinakamagaling natin producer na magaling gumawa ng beat at mag-edit ng video, di ba? Parang gusto kong makilala yun. Reba! Di ba? Napakalapit, no? So, yun, nagkaroon natin din kami sa Zoom Nation, di ba? Si Boss, si River nga. Siya yung gumagawa. Mag-spoiler na bala kayo dito? Pwede, no? Balita na rin natin sa kanila para may susubaybayan sila. Oo. So yan, meron pa kasi kami ano. Pala, gumagawa ulit kami ng bagong track namin. So, abangan nyo yan. Solid to, isa pa itong banger. Yun, no? So, abang-abang lang kayo dyan, mga Zoom Nation family. Yun. Another one, sabi. Another one. So yan, one? Mabalik tayo sa ano. Ano yan, yan? One? Two na, two. Bars. So let's go to ano na, so gagawin natin ngayong araw na to. So pwede na natin imbitahan itong guest natin para at least magka-idea sila kung sino yung guest natin ngayong araw na to. So ready na ba kayo mga boss na ako? Yes! Let's go! Alam niya, kasi let's na. Go! Ewan ka ba? Toxic eh.
Metamorphosis! Kita na natin siya. Yun, no? Hello! Hello po! Hello, Derek! Hello, Derek! Hello po, Derek! Hello, hello! Yun! Hello, hello, Derek! Derek! Woo! Hello, Derek! Okay ba? Okay ba audio ko? Yes, yes. Bobo, yes. Direct, yes, maganda po, yes po. So, yun, Direk, pwede naman natin simulan. Direk, ready ka na ba? Pasensya na ulit, ha? Okay, Direk. Mukhang ito ko yung pinaghintay. Sorry na naman. Hindi, okay lang po, Direk. Ano naman, saglit lang yun, Direk. So, yun, Direk. Hindi po, okay lang po. Na-enjoy na, ano, isa pleasure sa atin, tol, na ano, makasama si Direk. J.E. Yes, Tiglao, yes. May mga araw na to. Tiglao, Direk J. Tiglao! Let's go! Simulan na natin, quiz. Sa unang tanong lang naman po, Direk, ito lang naman po, sa mga hindi pa nakakakilala masyado, siyempre sa mga Direk, minsan, nasa ano rin yan, no? Nasa back end ng mga pelikula or what. Background check lang po muna tayo. What is your full name po, kung pwede lang po, or yung age, and then ano po yung career natin? Yung katulad nga po na. Ano, ako si J.E. Tiglao, 28 years old. Filmmaker ako. Bata pa ni Direk, no? 28 pa lang pala. Ever since po ba, Direk po talaga yung nagsimula kayo, or meron pa po kayong ibang napasok na, bawa, mga career, writer, no? Ganun, naging ganun po ba kayo? Na field. Ano, nung bata talaga ako, gusto ko na talaga mag-direct. I think yun yung sigurong sure ko din on my part. Kasi, kwento ko lang din. Nung bata kasi ako, meron kasi kami pinanood na film with my family. Yung first na film na napanood ko sa sinehan is Titanic. ako noon, 1998, I was like 7 years old, 6 years old pa ako noon. And nakita ko nag-iiyakan yung ate ko, yung kuya ko, yung parents ko, nag-iiyakan sila. And I don't understand ba't sila nag-iiyakan. Tapos, after a few years, nung medyo adolescent age na ako, mga 2003, 2004, pinanood ko ulit yung Titanic. And ako naman yung iyak na iyak nung namatay si Jack. So sabi ko, grabe yung effect nung film sa mga nanonood. So sabi ko, para siyang magic. No, yung filmmaking for me, para siyang magic. Kasi kapag once na nasasinehan ka natin, pinapanood mo, parang nandoon ka mismo sa mundo ng mga characters na pinapanood mo sa screen. So magic yun for me. And I want to know the tricks of that magic. Ang tawag pala sa tricks ng paggawa ng magic na yun is filmmaking. So, sabi ko, okay, gusto kong maging filmmaker paglaki ko. So yun yung pinurso ko. Nung after kong graduate, gumawa ako ng short film muna, and then tuloy-tuloy na siya. And of course, nag-try din ako ng ibang field, like advertising. Kasi wala talagang pera sa film on the first, early years of your career sa film, wala talagang pera. Ayun, and so nag-try ako ng advertising para mabuhay for a few years. History, nagkaroon tayo ng history kayo ni Direk. Mm-hmm. Pero Direk, parang sobrang bata mo ata naging director. Parang ang bilis nung progress ng director agad. Parang anong age ka ba nag-start, Direk? Bakit ganun ata kabilis yung naging proseso? Ilang taon na po kayo sa filmmaking, Direk? 8 years na. Ah, matagal na. So parang 20 pa lang, Direk, mag-start ka lang. 20 po kayo nagsimula. Bata! Parang ganun, di ba OJT pa lang, di ba? Ako to OJT, ano pa lang? Or... Parang mga ganyang edad ko, naglalaro pa ako sa kalsada eh. 20 years old. Sorry. Ganun na agad ka-advance yung mindset mo, Direk, pala sa paggawa ng pelikula. So 20 years old pa lang. Kumbaga yung puso niya talaga nasa filmmaking, no? Oo. So yun, nagkaroon tayo ng konting history kay Direk. Galing, nakakatuwa. So Direk, speaking of magic ng filmmaking, let's talk about dun sa film mo mismo na Metamorphosis, okay? So gusto lang namin malaman kung ano yung history, kung paano siya naggawa, and if ever may mga challenges ba na nangyari dun sa paggawa ng film. Yung Metamorphosis, first feature film ko siya. Although matagal na ako sa industry. I started early, 20 years old, 21 years old, no? And gumawa ako ng short film ko by that time.
eh, nakapasok agad sa Sinimalaya. And then, after nung year na yun, 2014, gumawala ako ng short film na Sinimalaya siya. So parang tuloy-tuloy. So parang people are expecting me to like make my first feature film agad-agad. Kasi parang naging successful yung mga short film ko. Pero hindi siya naging ganun kadali. Like, ang tagal ko bago na pull off yung Metamorphosis. Kasi nakapasok ko talaga sa Sinimalaya, top 10. But then, nag-back out din ako nung malapit na yung festival. Kasi kinapos kami ng budget. This was 2016. Dapat 2016, gawa na yung Metamorphosis. Hindi pa si Gold yun. Like, mayroon pa akong ibang actors. I mean, may story na siya. Pero hindi pa talaga yun yung madaming nabago. So, nag-back out ako kasi naubusan kami ng pera. Like, hindi, nakapag-shoot na kami ng first day, second day, nung third day namin, nag-back out yung executive producer namin. So, shit, parang, oh, ano to, yung parang nung nag-back out siya, parang nawalan kami ng pera, ng budget. So, hindi natuloy shoot. And then, ang daming ano doon eh, issue by that time eh. Like, parang, nagkaroon ako ng like depression pa on that part kasi parang nandoon na eh, hindi pangarap ko makagawa ng first feature film mo, nandoon na pero hindi pa. Kaya ako nag-advertising kasi nagsimula, sobrang pinatay ako ng pelikula that year at kinalimutan ko muna pansamantala yung pelikula at nag-advertising ako for 2 years. Ayun. And then bumalik lang ulit ako 2018. And then pinasa ko siya sa Cinema 1 noong 2019, nakapasok. And then doon ko nagawa yung Metamorphosis. So grabe yung pinagdaanan din pala yung proseso bago siya na. Oo, oh, parang ganun. Maganda yung mga ganun. Oh, actually, mas okay yun eh. Yung mga nabuburo sa sobrang tagal, tapos pag nirelease mo, mas may impact. Alam yung ganun. Totoo. Kasi mas marami. Correct. Tama 'yung sinabi niya kasi parang nung part na 'yon, hindi nung chineck ko ulit 'yung script, medyo hindi pa maganda eh. Like tapos medyo problematic pa 'yung representation ko nung subject matter na na-represent ko. Parang kung siguro ginawa ko siya that year, baka na-bash pa 'yung pelikula kasi. Yes. Hindi ko siyempre, by that time nag-ano ka. Yung mga times na nalipas, parang nag-grow ka na as a filmmaker sa sarili mo, di ba? So, pag binalikan mo yun, ma-contribute mo yung mga alam mo ngayon dun sa dati mong ginawa. Tama? Baga, mas na-mold pa, mas na-improve pa siya. Di ba? Yung sa timeline, mas lalo pang napaganda. Maraming na pinag-isipan. And take note, maraming awards achievement ang film ni Direk, di ba? Ganun kalupit yung nagawa, di ba? So speaking of Direk, speaking of awards, in total, ilan na yung meron ka? Hindi ko kasi binibilang eh, pero meron film festival na yung alam ko. Yung pati short films ko in Metamorphosis, nakaikot na siya around more than 50 yung festivals. 15? Abroad, tsaka dito sa Philippines. Wow. Oh, grabe. Ah, diba? Grabe yung kausap natin ngayong araw, mga boss, no? Yes. Napakaswerte natin, J.A. Tiglao, no? Sa Sumination TV. So, yun, nakakatuwa lang direct na. Pero direct tanong lang po, saan nyo po nakuha yung idea? Or saan nyo po nakuha yung istorya? Paano nagsimula yung mismo istorya ng... Paano nag-sync in yung story na yun, no? Saan, may pinaghugutan ba, no? Or, diba? Yeah. Ano siya? Basically, yung Metamorphosis is story of Adam who was born with two genitalia, no? Intersex yung tawag sa kanya. Yung intersex, sila yung mga tao na yung pagdating sa genetics nila and then yung sa variations physical aspect ng pagkatao nila is hindi mo ma-identify kung babae sila or lalaki. So, ayun. And naisip ko yung ganong klase ng story kasi marami ng mga pelikula ngayon na tumatalakay sa subject matter ng
ng heterosexuality and homosexuality. Maraming mga BL films ngayon, maraming mga films about lesbian, may films about gay, may films about straight people. Mm. Pero sabi ko, bakit wala pang nakapagawa ng pelikula about intersex people? Eh, nung last 2012, nung pumipila ako sa DFA para mag-apply ng passport ko, yun yung first encounter ko sa isang intersex na tao. I mean, nasa pumipila akong ganun, and then nagbigay ng documents yung nasa DFA, pirmahan daw namin. Wala akong ballpen by that time. Nakihiram ako doon sa taong nasa harapan. By that time, hindi ko maintindihan kung, hindi ko pa alam kung tomboy ba siya or bakla siya. Kasi, And then, suddenly, nung kinect ko yung document niya, hindi niya finilapan yung male or female. Hanggang sa nag-lunch time, tapos nagkwentuhan kami sa lunch time namin. And then, nakwento niya na isa daw siyang intersex. So, by that time, hindi ko pa alam kung ano yung intersex. So, ang alam ko lang, hermaphrodite. Eh, ang alam ko lang na hermaphrodite si Lady Gaga. Pero hindi naman, ano lang yun. Hearsay, parang hearsay ganun ko. Ano lang siya, hearsay lang siya. Rumors. Hearsay theory lang yung Lady Gaga. No, pero by that time, ganun kababaw yung pagtintindi ko doon sa subject matter. And then, doon ako, nung nagkwento siya, doon ako interested dun sa kwento at nag-research. Doon ko sinulat yung script. Na finally, okay din palang magkwento ng mga kwento na hindi pa naikwento through films. Kasi yun naman talaga yung role ng pelikula. Magkwento at magbigay ng awareness dun sa audience. Ayun. Galing. Speechless ako dun sa pelikula. Ang galing nyo kasi. Kasi actually, tol. Ang galing, no? Hindi kasi yung time kasi, di ba, Boss Gab, parehas tayo nakanood sa sinihan yung unang araw na pinalabas yung Metamorphosis sa trailer mo, di ba? So, napanood mo rin, di ba? Kung ano yung paano naging story, napakaganda nung pinalabasan, di ba? Tapos, ganun pala yung behind pa na hindi natin alam paano siya nagawa, yes, di ba? Ngayon natin nalalaman kung paano nagawa, paano nagsimula. Actually, doon ko lang din nalalaman yung kung ano yung intersex. Oh, doon sa pelikula. Ako rin, kahit ako eh. Doon ko lang alaman na may ganong situation pala. Oo, may mga ganong tao rin pala na yun, may mga pinagdadaanan na ganun, no? So, nagkaroon tayo ng awareness, hindi na siya basta pelikula. Yes. Umaga yun, yes. Nagka-knowledge din tayo dun sa pelikula. So, ganda. Kung sa mga hindi pa nakakapanood dyan, no? So, direct makapanood pa ba siya? Sa mga iba pang hindi pa nakakapanood dyan? Actually, we are in talks. Hindi ko pa pwedeng sabihin para siya. EOD. So, makapanood na siya through video on demand. Oo. Oh. So, hindi na siya isang video on demand na na company. So, we are negotiation part pa. Kasi tapos na yung film festival period niya. Kasi usually ganun yung pelikula eh. Dali pa yung festival. Iikot muna yan sa mga film festivals. And then, saka siya i-release. So, ayun, sayang nga eh. Dapat last year, nagkaroon kami ng commercial release. Which is ng pandemic, kaya maraming apektuhan talaga direct. Kasi nakakita ko direct, nagpunta ka pa ng ibang bansa eh. Para may award ka bang nakakuha that time? Nung kalakasan ng Meta? Kasi ngayon, parang cut lahat ng, di ba, travel? So, meron mga film festival sa Metamorphosis sa Europe last year. Pero, ang nahabol ko lang na napuntahan is yung sa Japan. That was March. As in, hinabol ko talaga. Nagkakagulo na yung Pilipinas noon eh. And then, nung nakalipad ako, pagkababa ako, nasa airport ako noon, chinek ko yung Facebook ko, nag-declare na si Duterte ng lockdown. So, buti nakauwi ka direct. Oh, shit. I mean, umuwi ako after. One week ako doon, mas 8 days. Mga 8 days ako sa Japan. Yung pag-uwi ko dito, parang ibang bansa na yung nauwian ko. Kasi nung nasa airport ako, naghintay pa ako ng 4 hours doon kasi wala ng Grab. Wala ng Uber. Tapos, wala na palang Uber matagal. Pero yung nasa EDSA ako, kasi tuloy-tuloy kami, sabi ko ba't walang tao sa EDSA? Like, parang may zone. Walang traffic. So, sabi ko yung first week of lockdown. Talaga doon eh. Ito ba yung Pilipinas na tinerhan ko nung parang nag-iba. Grabe. So, ang dami pinagdaanan ni Direk, no? Hindi lang sa pelikula, pati sa pagpunta ng ibang bansa, no? Pag-uwi mo, lockdown na. So, parang maano, no?
parang mas masarap panoorin yung pelikula in the second time around kasi mas alam na natin yung roots, tas mas ma-feel natin yung ano emotions na nilaan dun sa movie na yun. No? Total kasi pa. Yeah, may point, may point. Ah, every scene kasi yung sumasakit dibdib namin sa pelikula ni Drake kung nanonood kami ni Gabi. Ang pahiling kami. Ang alam mo, ano, boss Gabi, ano, naalala mo meron, no? Nakakatuwa. Ano? Sana makapanood din yung iba. Abangan nyo, guys, yung ilalabas sa Drake Metamorphosis kung pag nirelease na, ayan, sana makapanood din yung iba. Para eh, gusto ko lang din... Ano yan, Drake, sige ba? Gusto ko lang i-correct yung nabi ko kayo kasi parang hindi ko na-define ng maayos yung intersex people. Sige ba? Yung intersex na mga tao, sila yung mga tao na yung mga yung sex characteristics nila is typically fit. Yung definitions ng sex characteristics na hindi nag-fit sa typical definitions ng babae at lalaki. So parang nasa borderline sila. Maraming iba't ibang case yan. Minsan nakikita yon through their genitalia na parang may dalawa silang ari. O nakikita minsan yun na parang may meron naman silang ari ng babae pero parang yung katawan nila is like panlalaki. So masking. May iba't ibang class variation yan. So ayun, as with Adam, lumaki siyang, pinalaki siyang parang normal na lalaki pero bigla lang siya niregla nung pagtunto niya ng adolescent age. So aside from those technical aspect ng pagka-intersex niya, ang gusto ko talagang i-tackle doon is the identity and freedom. Kasi parang hindi naman lahat tayo intersex, pero bakit naapektuhan tayo sa metamorphosis? Kasi somehow sa buhay natin, gusto nating lumaya o may gusto tayong gawin pero hindi natin magawa. So parang nakaka-relate din tayo somehow kay Adam on that part. Sa iba-ibang aspeto direct, no? For example, gusto mo lumaya sa toxic na ano na bagay na yun, no? Sa ano, parang ano, siningit pa yung music video. Tama. Tamang segue lang. Tamang segue lang. Pero yun, Direk, kamusta naman, Direk, na, ano, na makipagtrabaho sa mga celebrities? Yan. Kasi hindi pa naman na, wala kaming ano, idea pa. Siguro nakikita namin, pero yung ikaw mismo. Wala kaming experience. Pero yung ikaw mismo, Direk, na ikaw pa yung mag-handle sa kanila. Yes, yes. Which is, meron pa mga, syempre, may mga veteran actors na rin doon. So, may somehow adjustment ba? Or, na-enjoy nyo lang ba? Or, ano yun, pwede mo anong feedback, Direk? Nung first short film ko, ang una kong, ang lead ko doon, hindi siya artista, pero yung supporting ko, si Ronnie Lazaro. Which is a veteran actor. And, by that time na dinedirect ko siya, sobrang intimidated ako. Kasi parang sino pa naman ako para i-direct itong taong to who's been in the industry for decades already. Tapos ako, first year ko pa lang, and dinedirect ko na siya. Merong na-intimidate ako. May aming to naman na parang, siya, tama ba itong ginagawa ko? Baka tinitingnan niya na ako, and in his mind, ginajudge na niya ako, ano ba to? Pero, ano talaga eh, fake it till you make it eh. Somehow yes. Naman, alam ko din naman yung gusto kong makita at maging resulta ng pelikula ko. Doon na lang ako nang hawak. Aminin ko, nagkakamali ako sa mga proseso kasi hindi naman ako talaga, hindi naman film yung course ko talaga. So, through the years, natutunan ko naman yun. Until rumaket-rocket na ako as assistant director sa TV, doon talaga ako nakawork ng maraming artista, celebrity. And, nung una, parang na-starstruck pa ako, pero hanggang sa parang normal na lang. Like parang ang mas na-star ako ngayon on today, mas na-starstruck ako pag nakakita ako ng mga idol kong director or filmmaker. Pag artista, parang normal na lang talaga siya. Yung parang okay, celebrity ka, pero pag nasa set na siya, nagiging tao na yung celebrity na yun. Nababasa. Parang na, masyado ka na-focus na rin as work na kasi siya director, no? Hindi na siya parang viewers ka na kasi tatrabaho na kayo eh. Parang co-workers mo na sila eh. So di ba pag araw-araw ka na pumapasok, parang normal na yung kasama mo din, di ba? Na ganun. Parang ganun na yung impact niya. Pero Direk, sino naman siguro yung ano yung pinaka nag-inspired sa'yo maging director? Yan, sino yung naging guide mo rin? Direk, syempre may mga master tayo, mga teacher eh, no? Sino yung nag-ano sa'yo, Direk, hanggang ngayon hindi mo makakalimutan? Siguro, originally, dahil Titanic yung talaga nag-inspire sa akin, nagmulat sa akin sa mundo ng film, siguro si James Cameron, kasi siya yung director nun. But, as I grow up and learn
the craft of filmmaking, mas na-expose ako sa mas marami pang director. Noon, mm-hmm. nandiyan Darden Brothers, yung mga idol ko, nandiyan si David Fincher, mostly for foreign directors. Pero sa Pilipinas, siguro ang inspiration ko talaga sa pagtawa ng pelikula, si Ricky Lee. Si Ricky Lee ang writer ng Himala, writer ng Moral, writer ng Jose Rizal, writer ng legendary films. Yes. So, yung mentor ko, siya yung mentor ko ngayon. And ang taas sa kanya. Sa until ano, now, direct, until now, siya pa rin nag-ano sa'yo, nag-handle sa'yo. Baga parang siya yung pinaka, lupit. Grabe. Siya pa rin talaga. Mm-hmm. Siya pa rin talaga. And, ayun, sana, ibigay na sa kanya yung national artist na ano. Mm-hmm. Kasi parang siya yung sobrang deserving talaga. Sobrang, ano yung mga pelikula niya, direct, sa Himala pa lang, parang sobrang vintage na unforgettable movie sa Pilipinas. Mm-hmm. Ano yan, parang, hanggang ngayon, di ba? Nag, ano ba, direct na sumali ka sa production niya ba? Or parang, di ba may mga parang lesson, ano, direct production na pwede kang mag-aral? Dumaan ka rin ba sa ganong proseso? Meron ba siyang sariling ganyan? Sino? Ako? Yung idol mo, direct, si Ricky Lee. Sir Ricky Lee, ano siya, aside from being writers to iconic films, no? Isa rin siyang teacher. Nagko-conduct siya ng workshops sa bahay niya for 3 to 4 decades na yata. At yung halos lahat ng mga kilala niyong filmmakers and director is naturuan niya. Nanggaling na kay Sir. Yung parang siguro 95% ng mga nakikita niyong mga director ngayon galing, wow, galing kay Sir. Hindi na meron mo yun, Derek. He's an icon. Ayun. And yung sinulat niyang scriptwriting manual, yun din yung naging Bible ko since college pa ako, no, sa lahat ng mga sinulat ng script. Ayun. Direct, and may... sa akin, parang maraming filmmakers din, required, kailangan nabasa mo yung libro ni Ricky Lee. Kamusta naman, direct, nung nakagawa ka ng film? Meron ba siya naging feedback? Yun ang masarap pakinggan kung ano yung naging feedback niya, direct, di ba? Ano yung turuan mo, di ba? Nakagawa na siya ng film. Anong pakiramdam nung, direct, may naging feedback ba siya sa'yo? Or natuwa ba siya? Advice? Actually, siya yung script consultant ko sa Metamorphosis. And ano siya, nung script, bago pa lang namin siya gawin, pinabasa ko na kay Sir Rito. And meron siyang mga comments. And yun yung in-adjust ko rin sa script bago namin i-shoot. And then, nung na-shoot ko na siya, siya rin yung una kong pinasahan ng rough cut ng Metamorphosis for comments. So, ayun, very hands-on. I mean, wala naman siya makukuha from me. Nandun na siya eh. Digital na siya eh. Pero bakit niya ako tinutulungan? And nandun yung puso talaga niya eh. Yung sa pag-nurture ng new generations of storytellers. And doon ako na-inspire talaga kasi. Nakakatawa guys, no? Kasi pati yes, yung history na yun, nalalaman natin, no? Tapos, sobrang nakakataba na, ng puso yung ganun, eh. Ang sarap naman na, no, na dito na si-share ni Direk J, no? Yung mga ganun bagay sa atin. So, ayun, Direk, ano lang siguro, Direk, kasi may production ka rin, Direk, di ba? Na handle talaga, which is Rebelde, tama ba, Direk? Yes, Rebelde, is a production group and also an organization. Yung Rebelde is an organization of aspiring filmmakers. Siguro yung mga members na namin is 1,000 plus na. And ano siya, nagsimula siya 8 years ago nung nagsisimula din ako sa industry. And ano siya, kasi parang ako, taga-probinsya ako. Pagtungtong ko sa Maynila, gusto kong gumawa ng pelikula. Parang ang hirap on my part na pasukin yung isang industriya na ang daming higanting mga filmmakers, ang daming higanting mga filmmakers. Exactly. Yung anak mo ay penetrate yung industry yung to. Eh, isa lang naman akong hamak na probinsyano gustong magkwento. No? So parang naranasan ko yung hirap din kung paano gumawa ng pelikula at magkaroon ng connection and network sa industry yung to. So, tinabag ko yung mga kakilala ko na gustong gumawa ng pelikula, tinulungan nila ako. And then habang tumatagal ako sa industry, nakakilala rin ako ng mga kapwa ko, aspiring filmmakers, and then naging organization ng Rebelde ng mga taong gusto maging filmmaker. Bakit siya nabuo? Kasi merong mga organization ng mga established director na cinematographer, may organization ng mga producer, pero walang organization ng mga nagsisimula pala. Eh, very important yun. Kasi sila yung future of Philippine cinema. So, sabi ko, very lonely
ang pagtahak sa isang industriya ng filmmaking pag mag-isa ka. So kailangan mo ng kakampi, kailangan mo ng kasama, kailangan mo ng collaborators na tutulong sa iyong gumawa ng pelikula. So yun yung pinaka-essence ng rebelde. Kung may pelikula kang gustong gawin, susugod kami sa iyo, tara gawin natin. Galing. Tulungan ba parang niya. Oh, yung ganun pala yung production na ganun. May ganun pala sa Pilipinas, direk ha. Oh. Kumbaga parang discovery ng mga rookie na hindi nila alam na may ganung talent pala or skill, di ba? So magandang panimula or tryout din siya sa mga ano, na hindi natin napapansin mo sa basketball, tryout nga, di ba? Lupet, rebelde guys, kayo, no? Sa mga gustong sumulat ng film dyan. Pero direk, why rebelde? Why rebelde? Yung name ano niya. Oo nga, no? Unique, ano, parang matulip nag-rebelde, no? Parang ano eh, may something... Oo nga eh, siyang nanggaling. Hidden meaning, parang ganun. Kasi rebelde, kasi parang sabi nila, rebelde parang negative, parang may kaaway kayo, ganun. Eh, parang most likely rebelde kasi you are rebelling against against the barrier na umaharang sa'yo sa pangarap. Rebelde is like rebelling against yourself, kung saan yourself kasi minsan sarili mo mismo tumitigil sa pangarap mo eh. Like parang kinakatwiran sa sarili mo. Hindi, ano lang ako, channel lang ako. Hindi, bata pa ako. Hindi ko alam gumamit ang camera. Ay hindi, kasi ganito ako, busy ako. No, you are rebelling against those reasons. You are rebelling against those barriers na nakaharap sa sarili mo. Kaya siya rebelde. We are rebelling against those things. Parang hindi pa eh magre-rebelde ka, hindi ka mag-isa, marami kayong magre-rebelde para makuha mo yung pangarap mo, which is maging storyteller. Galing. Galing pa rin rebelde, ang dami na lalalim pa rin. Lalalim pa lang ng rebelde. Eh, siguro the, like, for the last question na lang namin, actually hindi question, advice lang hihingin namin sir, from you sa mga yun, sa mga viewers natin, nanonood, at sa mga nakakilala sa'yo. Ano yung pwede mo siguro i-advise sa mga gusto rin maging writer or director or mag-produce ng film someday? Storyteller. Ano, siguro mga has mabigo, like Dare to Fail. Although title siya ng book din na nabasa ko, like na nag-inspire din sa years ago. Dare to fail, kasi kung takot kang magkamali, takot kang mabigo, wala kang pupuntahan. Kasi sa pagkabigo, dun ka matututo, dun ka mag-grow, dun ka tatapang. Ayun. And sabi nga nila, kung yung mga nakikita mong mga successful na tao ngayon, napunta sila dun sa pedestal ng success kasi nagkamali sila ng marami. Ngayon, bilangin mo yung mga pagkakamaling na gawa mo sa past life mo. So, kung isipin mo, konti pa ba yun? Kung konti pa, huwag ka nang magtaka kung bakit hindi ka pa rin nagsasucceed. Kasi nga, I mean, konti pa yung nakolekta mong pagkakamali. Pero, on that part naman, ang pagkakamali kasi, pagkabigo, pagka nabigo ka na once, learn from it and don't repeat it. Kasi pagka inulit mo naman yun, iba nang usapan yun, di ba? So, ayun, dare to fail, maging matapang ka. And ano pa bang may papayo ko? Ayun, as much as art form, yung filmmaking, it's also a craft. Craft na kailangan matutunan, craft na kailangan pag-aralan. Paano ka matututo ng filmmaking? Pwede kang magsimulang gumawa na ng mga films mo, mag-practice ka, gumawa ka ng mga short films mo. Kasi sa experience mismo din ka matututo. Umattend ka ng mga workshop and classes. Kahit ngayon may pandemic, may mga online classes na rin. Mm-hmm. Maging intern ka sa mga filmmaker. I mean, PM mo yung mga filmmaker na idol mo. Siguro hindi nila mababasa yan for months, pero kulit, mangulit ka lang. Like, parang pag may nangailangan ng intern, emergency, tapos ikaw yung puno nila ang swerte mo. Take the opportunity, mag-intern ka. And then, pag sinama kayo sa set, pagkakataon mo na yon, observe mo lahat kung ano nangyayari sa set and take note mo yung sa utak mo para soon na ikaw na yung gumawa ng pelikula, I mean, meron ka ng background. So, ayan, yun lang yung mapapayo ka sa mga aspiring filmmakers. And lastly, pinaka-importante, be responsible on your stories, no? Hindi lang kwento tayo ng kwento, pero hindi mo alam yung kwento mo is nakaka-apekto na rin. Kasi ang paggawa ng storytelling is also a responsibility. Na kapag nagkwento ka, mayroong mga consequences yan na baka maka-apekto dun sa mga
tao mo. Kasi ini-influensyahan mo yung utak at isipan ng mga audience mo. So be responsible din, no? Baka may political aspect yung script mo. Check mo kung nasa tamang bahagi ka ng history, ng political speaking. Mga ganun. And on my part, yung sa Metamorphosis, kaya very careful ako dun sa pag-represent ng mga intersex. Kasi unang pelikula nila ito at hindi ako basta-basta pwedeng magkwento lang ng mga gusto kong drama and shit. Gusto ko dapat responsible. Like parang pag napanood nila, yan talaga yung buhay namin. And gusto ko maintindihan ng mga tao na nag-exist sila. Ayan. Grabe. Toro ang daldal ko. Okay, yan. Thank you, Direk. Thank you. So, okay, actually, yun, ano, no? Actually, parang sobrang powerful ng movie. Kasi one time na napanood ko yung ano, kung familiar kayo dito, yung about kay Ted Bundy. Yeah, so yung, di ba yung pinortray siya ni Zac Efron? Doon sa movie na yun, parang siya yung biktima, di ba? Ganun niya na-influence yung mga ano viewers. Kaya sobrang powerful talaga ng movie. May ano, Direk, yung masusing pag-aaral din pala no, sa mga yun, sa mga gagawa ng film. Hindi siya basta-basta pala eh, no? Kumbaga parang grabe yung research, grabe yung... Dapat pag gumawa ako ng film, sobrang lahat iniisip mo. Grabe yung ginugugol na oras. Oo, ganun siya kalalim. So, mula sa script. Kasi wala tayong idea, guys, di ba? Alala sa mga ganyan. Kaya masarap mag-interview ng iba't ibang karir talaga dito sa Zoom Nation. Natutuwa ako kasi, ngayon ko lang din nakikita. Gano po ba katagal, Direk, bago mabuo yung isang pelikula? Tanong lang po ng walang alam sa paggawa ng pelikula. Yung shoot na yan, na, tama? In duration ng shooting na ba yan, Gab? From scratch po talaga. Well, di ba? I think tinutukoy niya mula sa development stage pa lang, no? Development stage hanggang dun sa may palabas. Siguro ang film niya, iba't ibang klase kasi yan. Pag independent film, siguro mga 3 to 4 years. Bakit? God. Kasi pag nag-develop ka, isipin mo pa yan, parang kung magbubuntisin mo pa yan yung concept sa utak mo. Siguro for a year, for 6 months. Then pag ready ka na magsulat, isulat mo yon. Another year pa yon, matagal magsulat, hindi siya basta-basta unless yan na kayo mo magsulat ng pag-release, no? And then after nun, pag may script ka na, ipapasa mo pa yun sa mga film festivals and 99% mare-reject ka kasi libo-libo yung nagpapasa sa mga film festivals and sa mga companies. And then pag nakaswerte ka, nakahit ka ng sinerte ka at nagustuhan yung script mo, papasok ko na sa production pero hindi ka pa agad bibigyan ng budget kasi maghahanap ka pa ng artista mo. Yung mga artista mo is maraming busy sila kasi marami rin silang tinatawa so matagal magbigay ng schedule. And then gagawin mo siya siguro for a month magsishoot kayo and then may post-production process pa, i-edit mo pa siya. After mong ma-edit, pukulayan mo, i-score mo and then saka ipapalabas. Yun yung parang the usual process. Pero meron naman yung like yung nangyari sa akin, although ang tagal ko na siya na-develop, nung sinubmit ko siya ng March 2000, ay nung sinubmit ko siya 2019, nakapasok ko February, March nagsimula na yung production ko. Kasi nga, film festival yon na nagbibigay ng certain budget, 3.5 million nga sa Cinema One. Ito, gamitin niya to. And then, bibigyan ka na ng budget at gagawa ka na ng pelikula. So from March to October, sinot namin, in-edit namin, kinulayan namin, score na namin. And then by November, pinalabas namin. So iba't ibang klase. Pag nag-mainstream ka naman, ngayon, pag kinuha ka ng Star Cinema, mabilisan. Like, pag maganda yung script na nagawa mo, isko, meron kaming playdate sa April ha, kailangan mo nang magawa yan. Eh, March na ngayon. So kailangan mo. Iba't ibang instances, iba't ibang klase ng deadlines pagdating sa film. Pero mas maraming preparation, mas matagal, mas maganda yung pelikula. Exactly. Grabe, yes. Ka-idea na naman tayo. Ang dami na natin knowledge, sigiling. Nakakatawa. Yun, Direk. Salamat. Thank you so much, Direk, sa pag-share sa amin sa lahat-lahat ng share mo ngayong araw na to sa Zoom Nation TV. Direk, meron ka bang gusto nang i-vlog ngayong araw na to? Ay. Tapusin yung interview. Gusto ko lang i-promote yung Rebelde class namin. Rebelde class is session-based filmmaking workshops na ginagawa namin ngayon through online. Kung gusto nyo maka-attend sa mga affordable and accessible
film workshop through online, pwede kayo mag-join sa Rebelde. Gagawin this weekend, for the first time, ako yung mag-mentor, no? And, ayun, magkakanta na 5 sessions. Pag-aaralan natin ang filmmaking as a prop. May filmmaking 101, how to direct, how to produce a film, cinematography, even how to distribute your film, how to like join script development lab and other aspects of filmmaking. Halos lahat ng aspeto ng filmmaking pag-aaralan natin. With my guest ako doon, Michelle Hill, Ricky Lee, Gold Azeron, Yayo Aguila, and Pamela Reyes. So, sulit na sulit. Mga veterano nga na rin yung mga kasama ni Derek. Oh, grabe. So, yun na mga, ano, sa mga gusto gumawa rin ng film dyan, or maging director someday. Pag sumali na kayo sa Rebelde kay Derek, no? Yes. What Rebelde. Are you waiting for? Join now. Yun. Direct, thank you so much. Siyempre, direct. Ano pa yan? Direct pa mi, direct J.E. pa mismo yung mentor. Yes. Oh, and best direct, best director inyo, diba? Ng Cinema One, pare. Yes. International na pa yung festival yung naging yan ni Direct, no? So yun, thank you so much, Direct. Maraming maraming salamat. Thank you so much, Direct. Maraming salamat, Eman, sa pag-invite. Maraming salamat. Maraming salamat po sa oras. Thank you. River. 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 Yes. Ito ah, that's my favorite name of all time, River. Oh, my God. Direk, actually, ito pala Direk ah, very skillful pala si River, Direk. Kung nakita mo yung music video, Direk, siya gumawa ng beat, pati nung editing, siya lahat. So, ang pangalan ng aso ko, River. Bakit River? Kasi River Phoenix, he's the best actor of all time for me. Ayun. Yes. Namatay na siya eh. Matay na yes, lalo. Kapatid ni Joaquin Phoenix. Yes. Ah, oh, nice. Ayun, and ayun, maraming salamat din kay Boss Gap. Boss Gap. Yeah. Thank you, Direk. Maraming salamat. Thank you, Direk. Thank you, Direk. Thank you, Boss. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po sa oras nyo. God bless po. God bless, Direk. God bless. Woo! Yon! Grabe yon. Ako daw ang pinaka-paborito niyang pangalan. Oo, ganda ng pangalan mo, Karatre. May meaning pala yun, tola. Hindi ko alam. Although, maganda naman yung meaning pala. River Phoenix pala yan, ha? Oh. Kaso, pre, patay na. Patay na nga. Tapos aso niya yung pangalan. Oh, no! Hindi ka sa'yo, no? Nee, joke lang, Direk. Thank you, kay Direk. Kay Direk J.E., maraming salamat sa'yo, Direk. Best director. Thank you, kay Direk. At marami tayong napulot na aral na naman. Yes. Grabe. Marami tayong nalaman ng history ng meta. Mm-hmm. So, hindi pa pala dapat yun yung unang labas ng ano, Pilipula meta, yun, no? 2016 pa lang dapat na-release na siya. Yes. 26 pa pala dapat. 2016. Mm. 2016. 26. Wala pa 'yun. Sa susunod na taon pa 'yun. Taon pa 'yung gam. So 'yun oh. Ayun, maraming salamat kay Direk J. Tiglao. Salamat sa pag-share ng story and 'yun sa mga lesson na naihatid mo sa amin, sa mga viewers din, sa manonood. So 'yun, maraming salamat din sa mga sumusuporta, sa mga patuloy na sumusuporta sa nanonood ng music video namin. Maglalabas pa kami ng isa pa. Abangan nyo lang yun. Kasama natin si Boss Rib, si Boss Gap, tsaka si Boss Dog, tsaka si Boss Reyes. Yun, abangan nyo lang. So yun, may pa-plug ba kayo? Bago natin tapusin itong vlog. Meron. Kung gusto nyo gumawa ng ganito, kagandang. Yan. Magandang mga design. Eh, sa akin na kayo lumapit. Murang-mura lang. Ayos. Saka ano to? Sample lang mo. Ganun ka. Yun. PM nila sila sa Facebook page. Yes. Tapos yun, Boss Gabi ka, mayroon ba yung shoutout dyan or ano? Shoutout sa mga sa Zoom family natin dyan na totoo sumusuportang pinay. Yeah. At sa mga walang sawang nanonood sa mga vlog natin. Yes. At syempre, kahit na hectic kami sa mga ginagawa namin, patuloy pa rin kami magbibigay sa inyo ng mga magagandang videos para mapanood ninyo. Oo.
at kakaiba. At marami pa tayong kikilalanin ng mga guests para sa inyo. Yeah. Para sa inyo yun lang. Nag interview, nag music video, hanggang sa nag-vlog na rin kami, no? So yun, abangan niyo pa. Abangan mo na. Abangan na nila, movie na tayo next, no? Lumalaki na yung Zoom Nation, no? So mga Zoom Nation, yes. Family, salamat sa inyo. Dahil sa inyo, kami na. Maraming salamat. Ayun, so dito na namin tatapusin. Itong vlog ngayong araw na to, maraming maraming salamat. To God be all the glory. Bye-bye! Peace! Peace. God bless!